Nagsimula ang pelikula sa gitna ng pag-aanunsyo at binansagan ng isang grupo ng mga armadong lalaki ang isang babae na nagngangalang Arlene bilang isang bad batch bago siya itinapon sa bakod ng disyerto. Ang bahaging iyon ng teritoryo ay idineklara na hindi tiyak na lupain. Iyon ay hindi isang teritoryo ng Estados Unidos o ng mga residente nito na kinikilala bilang mga citizen. Pagkatapos kumain ng maliit, naglakad si Arlene sa ilalim ng nakakapasong araw at pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakahanap siya ng isang inabando ng kotse at nagpa siya na magpahinga sa loob ng ilang sandali. Di nagtagal, hinabol siya ng dalawang tao sa isang golf cart na isang hindi sinasadyang nakakatawang eksena at pagkatapos ay hinila siya sa kanilang pansamantalang tahanan. Sa sandaling magkaroon ng kamalayan si Arlene, nakita niya ang kanyang sarili na nakatali sa ilalim ng isang sira-sirang hugis simboryo na istruktura ng sirang sasakyang panghimpapawid. Siya ay tinurukan ng soporific substance, at bago pa man siya tuluyang mawala ng malay, isang matabang babae ang nagsimulang lagariin ang kanyang braso. Ang eksena ay hindi pa nagtatapos doon at nagpatuloy upang putulin ang binti ni Arlene bago kinuha ang kanyang paa at niluto ang mga ito. Napag-alaman na ang mga tao sa lugar na iyon ay mga kanibal, at hindi lamang si Arlene ang biktima. Kinabukasan, nagising si Arlene na may bandage stubs kung saan naroon ang kanyang braso at binti. Nakakadena pa rin siya kaya mas lalong siyang nahihirapan gumalaw. Gumawa siya ng plano at nagsimula ng gulo gamit ang sarili niyang dumi, na humantong sa babaeng kanibal na tanggalin ang kanyang kadena at kaladka rin siya palabas para linisin siya. Nakahanap si Arlene ng steel bar at itinago ito sa ilalim niya hanggang sa bumalik ang babaeng kanibal na may dalang isang balde ng tubig. Sa sandaling magsimula siya, nakahanap ng pagkakataon si Arlene at hinampas ang babae hanggang sa mamatay bago kinaladkad ang sarili palayo. Nakahanap siya ng skateboard at ginamit ito upang suportahan ang kanyang itaas na katawan at pumunta siya sa disyerto, palayo sa bangungot na naranasan niya. Pagod na si Arlene at malapit nang mawala ng malay nang matagpuan siya ng isang piping ermitanyo na nagdala sa kanya sa isang komunidad na tinatawag na Comfort. Hindi na niya nakita ang lalaking nagligtas sa kanya dahil umalis ito sa sandaling kunin siya ng iba pang miyembro ng komunidad. Pagkalipas ng 5 buwan, nanirahan na si Arlene sa komunidad at nagsuot ng prosthetic na binti. Ang komunidad ay ibang iba kaysa sa unang napuntahan kay Arlene. Ang mga residente ng Comfort ay namumuhay ng payapa at may itinatag na sistema ng komersyo na katulad ng ibang bansa. Bagamat ngayon ay may tahanan na si Arlene at maginhawa ang buhay, sa kabila ng mga pangyayari, nananatili siyang mag-isa at naging bitter. Habang tumitingin sa isang magazine, pinutol niya ang braso mula sa larawan ng isang modelo at idinikit ito sa salamin at sinusubukan niyang alalahanin ang hitsura niya nung buo ang kanyang braso, ngunit sa anggulong ito, parang mayroon siyang 2 kanang braso. Dala pa rin ang trauma mula sa kanyang karanasan sa mga kanibal, si Arlene ay may hawak na baril sa tuwing siya ay mag-isang lumalabas sa disyerto. Sa isang pagkakataon, habang pag-alagala sa disyerto, nadatna ni Arlene ang isang sugatang kanibal na babae at ang kanyang anak na si Honey na hinahalungkat ang basurahan. Sila ang pamilya ni Miami Man, isang walang awa na kanibal na nakatira sa komunidad ng kanibal na tinatawag na Bridge, kung saan nakataka si Arlene. Nangangalakal ang babae nang masugatan niya ang kanyang sarili. Tumakbo ang kanyang anak na si Honey sa kanilang golf cart para kumuha ng tubig para sa kanyang ina. Nang makita sila ni Arlene at nagpas siyang kumprontahin sila, nagalit siya nang makita sila habang naaalala ang kanyang pinagdaanan at kahit na patuloy na nagsusumamo sa kanya ang babae na palayain sila, pinatay ni Arlene ang babae sa harap ni Honey. Hindi namalayan ni Honey ang nangyari at itinutulak niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ina upang gisingin siya hanggang sa matauhan si Arlene sa kanyang ginawa. Ilang saglit pa ay dumaan ang ermitanyo nang makita niya si Arlene kasama si Honey na sumusunod sa kanya. Samantala, nag-aalala si Miami Man para sa kanyang asawa at anak na babae pagkaraan ng ilang oras na hindi sila bumabalik. Sa kabilang banda, dinala ni Arlene si Honey sa Comfort at binilhan siya ng kuneho para gumaan ang pakiramdam niya, ngunit hindi gaanong nagsasalita si Honey. Si Miami Man ay gumala sa disyerto sakay ng kanyang motorbike na hinahanap ang kanyang pamilya nang makita niya ang golf cart na dala ng kanyang asawa. Hindi nagtagal ay natuklasan niya ang mga uwak na kumakain sa katawan ng kanyang asawa at nakita niya ang ermitanyo sa malapit. Tinawag niya ang ermitanyo at tinanong kung nakita niya ang kanyang anak, ngunit sinabihan siya ng ermitanyo na mag-sketch muna ng larawan niya. Si Miami Man ay atubiling sumunod, at nang matapos na siya, ipinakita niya ito sa ermitanyo, na agad na itinago ang sketch at sumulat ng hanapin ang Comfort.
Sa isa sa mga sketch ni Honey, sinimulan ni Miami Man ang kanyang paglalakbay sa desyerto upang hanapin ang kanyang anak na babae. Samantala, ang mga residente ng Comfort ay nag-e-enjoy sa isang rave party kung saan isinama ni Arlene si Honey. Sa panahon ng party, ang mga tao ay nagsimulang maghiyawa na isinisigaw ang pangalang ni Dream, ang taong nagtayo ng Comfort. Siya ay isang tanyag na tao para sa kanila at pinupuri ng mga tao ang kanyang mga salita bilang mga salita ng karunungan. Sumali si Arlene sa pila ng mga taong nakapila para makuha ang kanilang parte ng stimulant. Sa sandaling makuha niya ito, ang kanyang ulo ay nagsimulang umikot, nakaranas ng pagiging high, at nawala sa kanyang paningin si Honey. Samantala, naabala si Honey pagkatapos tumakbo ang kanyang kuneho at nahuli ni Dream, nakasama ng isa sa kanyang mga harem na mga buntis na babae, na nagtatrabaho din bilang kanyang mga bodyguard, at binigyan sila ni Dream ng isang marangyang buhay. Nang makitang nag-iisa si Honey, dinala ni Dream at ng kanyang buntis na harem ang maliit na babae sa kanilang compound. Habang nasa estado ng pagiging high na dulot ng droga, naalala ni Arlene si Honey at sinubukan niyang hanapin siya habang nagdadalamhati na kinasusukliman niya ang lugar na ito. Gumala siya sa desyerto pagkatapos sabihin ng kanyang panloob na boses na lumayo sa Comfort. Sa kanyang paglalakbay, nabangga niya si Miami Man ngunit nananatiling hindi natitinag at nakasandal pa sa dibdib nito bago ito nawala ng malay. Kinaumagahan, nagising siya mula sa desyerto at sinubukang alalahanin ang nangyari ngunit hindi niya alam kung paano o kailan siya naglakad papunta sa gitna ng desyerto. Nakita niya si Miami Man na hawak ang kanyang prosthetic na binti at ipinakita niya sa kanya ang isang sketch ni Honey at tinanong siya kung nakita niya ang bata kahit saan, kung saan itinanggi ni Arlene na may alam siya. Ngunit si Miami Man ay walang tiwala sa kanya at sinabing dalhin niya siya sa Comfort at kailangan niyang hanapin ang kanyang anak kundi ay papatayin niya si Arlene. Sa puntong iyon, walang masyadong choice si Arlene at sumunod siya at habang patungo sila sa Comfort, may nakasalubong silang isa pang miyembro mula sa bridge. Inalok niya ang mga ito ng isang galon ng gasolina kapalit ng binti ni Arlene. Matagal na pinag-isipan ni Miami Man ang alok ngunit sa huli, iniabot sa kanya si Arlene. Pagkatapos siyang sunduin ng lalaki at pabalik sa kanyang motorbike, binato siya ng kutsilyo ni Miami Man sa isa sa mga dala niya at agad siyang pinatay. Bahagyang nabawasan ang galit ni Arlene sa kanya at kinuha nila ang motorbike ng lalaki upang maging sapat sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay, inalagaan siya ni Miami Man at nagbonding sila. Nagpasya silang magpahinga para sa gabi at ipinahayag ni Miami Man na siya ay inilagay sa Bad Batch dahil natuklasan ng gobyerno na siya ay isang ilegal na imigrante mula sa Cuba, ngunit hindi ibinunyag ni Arlene ang kanyang kwento. Gayunpaman, nag-ambala sila ng isang lalaki na bumaril kay Miami Man sa dibdib. Hiniling niya kay Arlene na samahan siya at iniwan ni Arlene si Miami Man na lumalaban para sa kanyang buhay. Nakabalik na si Arlene sa Comfort pero halatang hindi masaya kung paano niya iniwan ang lalaking nagligtas sa kanya, kaya't bumalik siya sa lugar kung saan binaril si Miami Man, ngunit hindi niya ito nakita doon. Sa halip, hinanap niya ang kanyang sketchbook, itinago ito para sa kanya, at bumalik sa Comfort. Kasabay nito, nakita ng ermitanyo ang mga uwak na naghuhukay sa isang bagay, at nang siya ay pumunta upang tingnan kung ano ito, nakita niya si Khal Drogo na halos hindi na kayang mabuhay dahil sa sugat sa dibdib. Kinuha ng ermitanyo si Miami Man at inaalagaan siya para manumbalik ang kalusugan. Pagkatapos ay iniwan niya si Miami Man pabalik sa kung saan niya iniwan ang kanyang motorbike at umalis pagkatapos siyang bigyan ng souvenir. Nakonsensya pa rin sa pag-abandona kay Miami Man, nagpa siya si Arlene na hanapin si Honey. Nagpa-print siya ng sketch ni Honey at nagsimulang magtanong sa paligid, ngunit walang nakakita sa batang babae. Pagod na sa paglalakad, umupo si Arlene sa labas ng bahay ni Dream nang makita niya si Honey kasama ang iba pang mga buntis na harem ni Dream. Nagpa siya si Arlene na bisitahin ang bahay ni Dream at tinanggap siya doon. Pagdating sa loob, nasaksihan niya ang mga harem ni Dream na gumagawa ng mga espesyal na tableta na inilalarawan ni Dream bilang ekonomiya ng Comfort. Ipinagmamalaki ni Dream ang kanyang ginawa para sa Comfort at nagbigay ng mga kakaibang pahayag tungkol sa mga dumi ng mga taga-Comfort na napupunta sa ibang lugar kaya hindi na nila ito kailangang harapin dahil sa plumbing na ibinigay niya. Ito ang paraan niya para maakit si Arlene na manatili sa kanyang mansyon at maging harem niya. Ipinaliwanag niya na ang panaginip ay isang metapora para sa buhay, at ang kanyang ideya sa Comfort ay upang bigyan ang lahat ng panaginip na nagpapaliwanag sa mga buntis na kababaihan sa kanyang mansyon na nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na "The Dream is Inside Me".
Biglang na-inspire si Arlene at binigkas ang kanyang hiling kay Dream. Tulad ng lahat ng kababaihan sa paligid ng kanyang bahay at nalulugod sa kanyang sarili, hiniling ni Dream sa isa sa kanyang mga harem na dalhin si Arlene sa guest bedroom. Nagdahilan si Arlene na pupunta sa banyo at kinuha ang pistol na itinatago niya sa kanyang prosthetic na binti at sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, binihag niya ang buntis na babae. Hiniling ni Arlene na dalhin ni Dream ang batang babae sa kanya at nang makuha na niya si Honey, humingi siya ng kotse at inutusan ang kanyang hostage na babae na dalhin sila palabas ng comfort at papunta sa disyerto. Nang nasa labas na sila ng comfort, hinayaan ni Arlene ang babae na umalis at umupo sa driver's seat para sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Habang nagmamaneho, nakita ni Arlene ang isang motorbike na papalapit sa kanila, kaya maingat niyang nilapitan ito at nalaman niyang ito ay si Miami Man. Siya ay nasa sabik na muling makasama ang kanyang anak na babae at niyakap ito. Tumakbo si Honey pabalik sa cart upang kunin ang kanyang kuneho at naghanda silang bumalik sa bridge, ngunit pinigilan sila ni Arlene at hinikayat silang manatili sa disyerto kasama niya. Di nagtagal, nagsalita si Honey sa unang pagkakataon at humingi ng spaghetti tulad ng pinapakain ni Dream na spaghetti sa kanya noon sa mansyon. Si Miami Man, nabakas sa kanyang katawan ang protina, ay gumawa ng paraan para sa kanilang sitwasyon at dinala ang kanyang kuneho sa malayo upang katayin habang tinatakpan ni Arlene ang mga mata ni Honey. Sa paglubog ng araw, si Honey ay makikitang umiiyak habang pinipilit ang sarili na kainin ang kuneho na minahal niya, habang hinihimas ni Miami Man ang kanyang likod para aliwin siya. Nagkatinginan at ngumiti si na Arlene at Miami Man, handang harapin ang buhay ng magkasama sa gitna ng disyerto at handa ng gumawa ng bagong pag-asa. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel. And leave a comment down below. And as always, thank you for watching.